Sa dalawang pagdating, ngayong ikatlong linggo ng Adyento, handa na kami, welcome Jesus. Handa na kami kaya kami may kagalakan. Ang Ebanghelyo po ngayon, itinuturo ni Juan Bautista ang konkretong paghahanda sa pagdating ni Kristo. Panoorin po natin. Dumating ang salita ng Diyos kay Juan sa ilang at ipinangaral niya ang pagsisisi para sa kapatawaran ng kasalanan. Magsisi kayo at magpabautismo at kayo'y patatawarin ng Diyos. Ang aming gagawin! Ano nga ba dapat namin gawin? Ang sinumang may dalawang damit ay dapat magbigay sa taong wala nito. At ang sino mang may pagkain ay dapat magbigay din. Guro, kami maniningil ang buwis. Anong aming gagawin? Huwag kayong maningil ng sobra. At kami naman, anong dapat namin gawin? Huwag kayong mangingikil kanino man. At huwag kayong magbibintang ng walang katotohanan. Masihang kayo sa inyong kita. Kayo ay binabautismo ako sa tubig. Ngunit may darating na higit na dakila kaysa sa akin. Hindi ako karapat dapat na magkalag ng tali ng kanyang sandalyas. Siya ay magbabautismo sa espiritu at sa apoy. Hawak niya ang kalaykay upang alisin ang dayami at titipunin ang trigo sa kanyang kamalig. Yan ang pinaghahandaan ni Juan Bautista. Yan ang ating pinaghahandaan, si Kristo. Napakakongkretong mga bagay ang sinabi ni Juan Bautista tungkol sa tunay na pagsisisi at pagbabalik loob. Magbigay ng pagkain, konkretong konkreto. Magbigay ng damit, konkretong konkreto. Huwag mangapi, konkretong konkreto. Huwag mandaya, napakakongkreto. Yan po ang sinasabi ni Juan Bautista. At ating bumalikan ang sinabi ni Juan Bautista, ang kanyang pangaral. Ang sabi ni Juan, magsisi kayo. Ang pagsisising tinutukoy ni Juan Bautista ay hindi lang pagsasabi ng sorry. Ang pagsisisi ay hindi lang pangangako na di na magkakasala ulit. Ang pagsisisi ay pagbitiw kay Satanas at pagyakap sa Diyos at sa kanyang kalooban at mga utos. Magsisi kayo at ang pagsisisi, pagyakap sa Diyos, sa kanyang kalooban at sa kanyang mga utos. Iyan ang tunay na pagbabalik loob. Nang nangangaral si Juan Bautista tungkol sa pagsisisi at pagpapabinyag, nagtanong ang mga tao, anong konkretong aming gagawin para maipahayag ang pagsisisi at pagbabalik loob? Ang sagot ni Juan, magbahagi yung may damit. Ganon din ang gawin ng may pagkain. Bitaw sa pagkamakasarili. Bitaw sa kadamutan, bitaw sa kawalang pag-ibig, kapit sa Diyos na napaka bukas palad. Nagtanong ang mga publikano, ang public sinners, ang mga corrupt ng mga panahong iyon, at ang tanong nila ay, anong gagawin namin kaming mga corrupt, kaming mga nagsasamantala
sa pera ng pamahalaan. Anang sagot ni Juan, huwag kayong maningil ng sobra. Huwag kayong magsamantala. Bitaw kay Satanas at sa kanyang pagkamakasarili, kapit sa Diyos, mapagmahal, bukas palad. At nagtanong ang mga kawal, anong gagawin namin? At sumagot si Juan, masiyahan kayo sa inyong sahod, huwag manghingi ng pilit, huwag magparatan. Pagkatapos magparatan, iuurong ang kunway habla kapag nagbayad at nanuhol. Bitaw sa ganyang pamumuhay, sa ganyang ugali, sa kasakiman, bumitaw at kumapit sa Diyos na tapat, ubod ng buti, bukas palad, mapagmahal. Yan ang pagsisising ipinangaral ni Juan. At matapos ang pangangaral ni Juan tungkol sa pagsisisi, sinabi niya kung sino siya at sino si Jesus na inihahanda niya ang pagdating. Ang pinaghahandaan ko, siya ang dakila, siya ang Mesiyas. Ako, si Juan, ako ang mababa, ang tagapaghanda, na hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng panyapak ng Jesus na yan, ng Mesiyas na yan. Ang Jesus na yan ay nagbibinyag sa espiritu at apoy. Ako, Juan, nagbibinyag sa tubig lang. Magkaiba ang aming pagbibinyag. Napakalaking pagkakaiba. Ang binyag ko, sabi ni Juan, ay naghahanda lang sa puso ng tao sa darating na paglilinis ng Diyos sa kasalanan. Parang paligulaang na ang libag lang ng balatang natatanggal. Pero ang binyag ni Kristo, anong sabi ng binyag ni Kristo? Ang binyag ko'y aktual na naglilinis sa puso ng tao sa kasalanan. Kaya sa espiritu at apoy, nanunuot sa kaibutura ng tao, sa espiritu at kaluluwa, at nililinis ang puso't kaluluwa sa kasalanan. Hindi katulad ng binyag ni Juan na panlabas lang, dinadampian ng tubig ang balat ng tao. Sinasabi ni Juan na nag-aanyaya ang Panginoon na magsisi. Subalit may mga taong nagmamatigas at ang sabi ni Juan Bautista, si Jesus na dumarating, hawak niya ang kalaykay upang alisin ang dayami. Yung mga matitigas ang ulong, inaanyayahang magbago, subalit ayaw magbago. Yun ang dayami na aalisin sa trigo, sa mga butil. Hawak niya ang kalaykay upang alisin ang dayami. Ayun po, nakikita natin sa larawan. Titipunin ang trigo sa kanyang kamalig, ipaisusunugin sa apoy. Ayan po, nakikita natin, pinaghiwalay. Pinaghihiwalay. Titipunin ang trigo sa kanyang kamalig, ang ipaisusunugin sa apoy. Nakikita po natin sa larawan. Titipunin ang trigo sa kanyang kamalig, ang ipaisusunugin sa apoy. Subalit, hindi talaga trigo. Ang ibig sabihin, tao na dadalhin sa kanyang kamalig, sa kanyang kaharian ng langit. At ang ipay hindi ipa, tao na nagpakasama, itataboy sa impyerno.
kaya sino ang trigo, sino ang iba. Sa muling pagdating ni Kristo, paghihiwalayin ang trigo at ang iba. Ayan pong inuulit lang natin. Tulad din, paghihiwalayin ng tupa at ang gambing. Ayon sa Mateo 25:31-46. At ihiwalay nga niya at ilalagay sa kanyang kanan ang mga ligtas at kanyang sasabihan, manirahan kayo sa kaharian, kayong mga ligtas, dahil nang ako'y magutom, ako'y inyong pinakain, nang ako'y nauhaw, inyong pinainom, nang ako'y dayuhan, inyong pinatuloy, nang ako'y hubad, inyong dinamtan, nang ako'y may sakit, inyong dinalaw, nang ako'y bilanggo, inyong dinalaw. Manirahan kayo sa kaharian, kayo ang trigo, kayo ang tupa. Pasok sa aking kamalig sa langit. At sasabihan ni Jesus, yaong dayami, yaong ipa, yaong sinasabi sa Ebanghelyong kambing, sasabihan niya, pasaapoy kayo na di mamamatay. Dahil nang ako'y nagutom, di pinakain, nang ako'y nauhaw, di pinainom, nang ako'y dayuhan, di pinatuloy, nang ako'y hubad, di dinamtan, nang ako'y may sakit, di dinalaw, nang ako'y bilanggo, di dinalaw. Manirahan kayo sa kaharian. Ayan, napakasaya ang mukha ng naninirahan sa kaharian. Kayo naman, pasaapoy kayo na hindi mamamatay. Kayong ipa, kayong dayami, kayong mga taong hindi nagbago. Handa ba tayong humarap sa Kanya, sa Kanyang muling pagdating? Tayo na nabubuhay ngayon 2015, handa ba tayo? Saan niya tayo ilalagay, sa kaliwa o sa kanan, sa langit o sa impyerno? Saan tayo papupuntahin, sa langit o sa impyerno? Manirahan kayo sa kaharian. Kayo naman, pasaapoy na di mamamatay. Tayo sa San Roque Parish, naghahangad maanyayahan ni Jesus sa langit. Naghahangad maimbitahan, manirahan kayo sa kaharian, dahil nang ako'y nangailangan, ako'y inyong kinalinga. Kaya naman, tayo mga taga San Roque, kinakalinga natin sa Jesus. Kaya tayo may rasyon bigas number 11 noong December 3, 2015. Number 11 na pong rasyon yan. Para sa mga labandera, mangingisda, tricycle driver, pedicab driver, construction worker na on call at iba pa na mga dukha. Ito po ang ilan sa mga larawan ng ating pagkalinga, rasyon ng bigas number 11, December 3, 2015. At tungkol po sa pagkalinga, lalo na sa mga nagugutom, ito ang sabi ng Papa, Pope Francis, "You pray for the hungry, then you feed them. That's how prayer works." Ipinapanalangin natin ang nagugutom. Isinasama natin sa panalangin ng bayan. Pero pagkatapos, sinasabi natin sa Diyos, "Lord, humingi kami na tulungan mo ang nagugutom. Ngayon,
gawin mo kaming instrumento para sila'y busugin. You pray for the hungry, then you feed them. That's how prayer works. Sabi ng Papa. Nais nating tayo'y mapapunta sa kanan na aanyayahan sa kalangitan, kaya kinakalinga din natin ang may sakit. At ito po ang update natin sa ating mga pagtulong. Ng October po, 16,010 ang naitulong natin sa pagpapagamot sa may sakit. November, 42,800. At noong December 1 to 11, kakapraso pa pong panahon, ngayon December, ay 20,940 pesos. Kaya ang total po natin ng naitutulong, 79,750. Ito po ay bunga ng ating pag-aambagan na inihahanda para sa mga may sakit. At ang sabi po ni Cardinal Tagle noong November 9, 2015, sabi niya, caring for and serving the poor is not seasonal. Ang pagkalinga, paglilingkod sa mahihirap ay hindi panapanahon. Hindi dapat dahil Pasko lamang o Pista ng San Roque lamang. Pagkatapos si wala na tayong pakialam. No. Ang pagtulong ay dapat palagian, tumutugon sa mga nangangailangan anumang panahon, 365 days a year. At kung hindi kaya, maghahanap ng paraan para makayanan ang pagtulong. Patuloy ang ating mga proyekto ng pagkalinga upang tayo'y mapasakana ni Jesus at imbitahan sa langit. Kaya kinakalinga natin ang mga scholars, at ito pong update as of December 11. Ang donations po natin as of December 5 ay 96,770 pesos at 24 centavos. Nadagdagan po ito December 6 hanggang December 11 ang 11,251 pesos. Kaya ang total po natin 108,021 pesos and 24 centavos. Ito pong 108,000 plus na yan, ay ito po'y para sa isang taon na. Sobra na po tayo sa ating pondo para sa scholars sa taong ito. At wala po tayong fundraising. Wala tayong sobre, walang second collection. Ito po ay ang perang ito na ginagamit natin sa mga scholars ay ang kusang loob na dinadala natin, bunga ng pananampalataya at pag-ibig sa kapwa. At hindi po lang tayo tumutulong dito sa kita ng ating mata sa ating parokya, kinakalinga natin yung nasa malalayo. Kinakalinga natin ang matatanda sa Home for the Homeless na inuumpisahan po ayon po sa babang larawan, para lang kubo pa, parang sabsaban sa Bethlehem na sinilangan ni Jesus. Napakasimple, napakapaya. Subalit pinapangarap nating maging malaking gusali kung saan ang mga matatandang napupulot na hindi na malaman kung saan uuwi o iuuwi, mapangalagaan natin sa Casa de Sueños, kung saan makapangangarap ng kaunti pang kinabukasan ang mga wari wala ng pangarap at wala ng kinabukasang matatanda sa mga lansangan. At ang ambag po ng San Roque Parish sa direct donations ay 7,000 pesos. Sa dollar po na converted sa peso, 4,500. Sa sales po ng Vita Plus,
13,315 ang total po natin na iaambag sa ginagawa, inuumpisahan na Home for the Homeless ay 24,815 pesos. Ang ating pong mga katulong dyan ay isang grupo ng mga naghahanap buhay, subalit may mga pagkakataon na hindi sila nagtatrabaho para kumita, kundi ang kita'y kanilang inilalaan para sa mga matatandang walang natutuluyan. Kaya sila pong katulong natin sa pagtatayo ng Home for the Homeless. Sila pong nasa Vita Plus. Kaya you buy Vita Plus and you get healthy and you help the Home for the Homeless. On sale po ang Vita Plus sa may pinto ng ating simbahan. Sa pagtataguyod sa mga proyekto, hindi natin pinababayaan ang building, paggawaing building ang ating simbahan. Kaya ang ating pumpondo para sa paggawain, para sa construction, as of November 2015, 3,162,023. At ang expenses ng November, dahil marami po tayong mga ipinagagawa, 104,087 pesos at 25 centavos. Kaya ang natitira po natin, 3,058,568.66. Ito po ay nakalaan para sa huling bahagi ng pag-aawain, ang bubong at kesame na siya po magiging katapusan ng pagpapagawa ng ating building sa susunod na taon. Madami pong mga ipinaayos, finishing, sa iba't ibang bahagi ng building na ginagawa araw-araw na di natin gasinong pansin dahil mga hindi lantad. Pero kung gagala po kayo sa mga sulok-sulok ng simbahan, makikita niyo po ang mga naggagawa araw-araw. May overtime pa sila sa gabi. Kaya ang pinaaalagaan sa atin ni Jesus, simbahang bato at simbahang tao. Huwag nating idadahilan, nagpapagawa kami ng simbahan kaya hindi kami makatulong. No. Kailangan balanse ang ating buhay, pananampalataya at ang ating pagkalinga. Higit sa lahat, napakahalaga ang simbahang tao. Nang ako'y nagutom na uhaw, dayuhan huban may sakit bilanggo, simbahang tao. Sa pagbasa number 2 po, ay sinasabing, magalak kayong lahat, ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Magalak kayo, kayong nasa ikatlong linggo na ng Adbyento, kayong naghahanda na sa loob ng 2 linggo at nasa ikatlong linggo na ng paghahanda, magalak kayo. Dahil naihahanda nyo ang inyong sarili at ang Panginoon naman ay handang-handang ibigay ang sarili. Ibigay ni Jesus ang sarili sa kanyang pagdating. Sabi pa po sa 2 pagbasa, malapit nang dumating ang Panginoon. Malapit na. Magkakasalubungan tayo. At humiling tayo sa Panginoon at manalangin na patuloy tayong ihanda para tayo maging karapat-dapat sa kanyang una at pangalawang pagdating. At ang una pong pagbasa ay tumutukoy sa bansang Israel na noong unang panahon, dahilan sa kanilang kasamaan at kasalanan ay ipinatapon sa napakalayong lupain ng Babylonia, inalis sa Jerusalem at sa Israel na sariling bansa, ipinatapon at halos inaalipin sa Babylonia. 70 taon ang parusa sa kanila.
Pero pagkaraang 70 taon, dumating ang Panginoon. Dumating, nag-advent, at sinabi sa kanyang bayan, umawit na kayo, sumigaw na kayo ng kagalakan. Dahil ang mga lumusob sa inyo ay wala na. At ako na Panginoon nyo'y magliligtas sa inyo. Basahin po natin na nasa huli, nakikigalak ang Panginoon. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig. Kaya kung dati naparusahan ka bunga ng kasalanan, ikaw Israel, ngayon, ang dumarating na Panginoon, pakinggan mo, sundin mo, at mababalik ka sa iyong sariling bayan, magiging maligaya ka sa sarili mong bayan. Sa atin po na mga mananampalataya ngayon 2015, tayo yung napatapon kumbaga, tayo ang kumisay napapalayo sa Panginoon. Subalit, sabi ng Panginoon, magala kayo, dumarating na ako, sasalubungin ko kayo, at kayo'y bibigyan ko ng isang magandang buhay. Magalak, dahil 2 linggo na tayong naghahanda sa pagdating ng Panginoon. Handa na tayo. At nagagalak dahil malapit na siyang dumating. Daraan. Dadating siya. Advent ang pagdating niya, pagdating ni Kristo. Unang pagdating, ikalawang pagdating. At sa pagdating na yan, una at pangalawa, handa na kami, Panginoon. Welcome, Jesus.